Yo, 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 what's up? Dito na naman tayo mga ka-flare sa panibagong episode natin sa ating indoor setup mga ka-flare. Pag-uusapan natin today is paano nga ba tayo nagko-condition ng beta pair natin bago tayo mag-print. So let's go! Ayun mga ka-flare, so paano nga ba tayo nagko-condition ng beta pair natin para maging ready sila for breeding process? Ayun, so i-share ko sa inyo kung paano ako mag-condition ng beta pair ko. Kailangan natin sa pagko-condition ng beta mga ka-flare is dalawang container. So bale, itong dalawang tank ang gagamitin natin, which is paglalagyan natin ng male at female. So dito natin sila i-condition. So ipe-prepare ko lang to. Ayan mga ka-flare, nalagyan na natin ng tubig itong dalawang tank na to. So hindi ko masyadong tinataasan yung tubig na nilalagay ko mga ka-flare, kasi para masanay na rin yung pares natin sa ganyang kataas, kasi sa breeding place nila halos ganyang kataas yung tubig na nilalagay ko. Lalagyan din natin pala mga ka-flare ng harang sa gitna. And so may harang yan sa gitna. Lalagyan ko ng harang kasi hindi katulad ng ibang pagkukondisyon mga ka-flare, hindi ko pinagkikita yung male and female ng tuloy-tuloy. Kasi isa sa mga napansin ko mga ka-flare, kapag hinayaan natin tuloy-tuloy nagkikita yung male natin tsaka female natin na walang harang, is madaling nai-stress yung male. Masyado siyang napapagod at nai-stress siya. So ayaw ko ng ganun kasi pwede magresulta yon sa pagkain ng male ng eggs natin. Okay. Kapag nag-breed na tayo. So isa yon sa dahilan kung bakit nagdi-divider ako. Ayun mga ka-flare, nailagay na natin yung pair natin sa dalawang tank na to. So bali, andito na yung male, andito na rin yung female mga ka-flare. So itong pares na to yung i-condition natin mga ka-flare. Ayun mga ka-flare, so bale, dito na sila magi-stay habang kino-condition natin sila. So papakainin natin sila twice, isa sa umaga, isa sa gabi. After natin pakainin, i-flare natin sila sa isa't isa. Mga 5 to 10 minutes lang mga ka-flare, okay na yun. Paano masabi? Twice a day din, after every kain nila. So ganun lang gagawin natin mga ka-flare, hanggang sa maging ready na sila parehas. Hanggang may eggs na tong babae natin at may bubble nest na rin tong male natin. Oo nga pala mga ka-flare, wala akong masasabi sa inyo kung ilang araw silang nandito, kung ilang araw natin silang i-condition mga ka-flare. Kasi ang ginagawa ko mga ka-flare is nag-i-stay sila dito hanggang sa maging ready na sila both. Lalong-lalo na tong female natin mga ka-flare. So bali, kino-condition natin sila hanggang sa magkaroon na ng eggs tong babae natin mga ka-flare at mag-bubble nest na tong male natin. So kapag nangyari yun, yun na yung oras na ready na sila for breeding mga ka-flare. Pwedeng umabot ng 3 araw lang, okay na kagad. Ready, wow! Pero minsan umaabot ng 1 week, minsan naman umaabot ng higit pa sa 1 week. So mga ka-flare, hindi natin alam at hindi ko masasabi sa inyo, pasensya na. Pero yun ang ginagawa ko. So kapag may eggs na siya dyan sa tiyan niya, okay na para sa akin yan. Lalong lalo kapag may bubble nest na rin yung female, okay na yun.
ready for breeding na yun, mga ka-flare. Ayan mga ka-flare, so every third day bago ako magpakain, nililinis ko muna sila, nagwa-water change ako. So ang ginagamit ko pang water change mga ka-flare is straw na nakakabit sa air hose. Ayan. Tapos gumagamit din ako ng syringe panghigop doon sa air hose. So water change muna tayo bago natin sila pakainin mga ka-flare. Ayan mga ka-flare, so magwa-water change na tayo. Lalagay ko lang to dito. Then gamit yung syringe, ilalagay ko sa kabilang dulo ng air hose. Pansip-sip ng water. Ayan, so may nasip-sip na yan. Tatanggalin ko na lang yung syringe, okay na yan. Ayan mga ka-flare, naigop na natin yung mga dumi-dumi dyan sa loob ng tank natin. Pati yung mga poops. Gamit yung DIY na panghigop natin mga ka-flare. And so, 30% water change lang yung ginawa ko mga ka-flare. So, papalitan na natin ng tubig. Sa paglalagay nga pala ng tubig mga ka-flare, gumagamit ako ng styro para hindi masyadong mabulabog at saka malog-alog yung pair natin para bawas stress din. Kasi hindi masyadong magagambala sila pag binuhos natin yung tubig dito sa styro. Ayan mga ka-flare, so okay na yun. Pwede na natin silang pakainin. Ayan, so alagang live foods lang mga ka-flare kapag
nagko-condition. Mga ka-flare, repeat the process lang hanggang sa maging ready na yung female natin tsaka male natin. Ganun lang mag-condition ng breeding pair, mga ka-flare. And on the third day, ang ginagawa ko is nagwa-water change ako mga 20-50%. So ulit-ulitin lang yung process hanggang sa maging ready na yung pair natin. Ganun lang mag-condition, mga ka-flare. Sana nakatulong ako sa inyo. Peace.